So ito mga paps, ang gagawin natin ngayon is mag-i-install tayo ng colored sprocket at mag-DIY tayo ng color chain na kulay pink. So dito mga paps, tatanggalin ko na yung rim natin sa likod para mapalitan na yung sprocket dahil luma na, dahil tumatalo na yung kadena dyan. Kaya so napabili tayo ng sprocket na may kulay para tugma sa rim set na. Ayan, nagbabaklas na ako mga paps. Ayan, tamang ikot lang. Kahit magkasgasan yung disc, okay lang. Ayan, kumuha ako ng tools dyan. Dahil nahirapan ako dun sa malaking katala. So, kumuha na ako ng 13 kasi sukat nung nut. Ayan mga paps. Kaya napadali. Ayan. So, bubuksan ko na muna. Ayan, kinat ko na pala. So, nabuksan na yung sprocket. So, kinakabit ko na mga paps. Ayan mga paps, nilalagyan ko na ng nut para makabit na. So, ayan, hinihigpitan ko na mga paps. Ayan, tamang ano lang. Ayan, tamang higpit lang. Ayan, so, ikakabit ko na mga paps. Ayan. Medyo nahihirapan din ako ikabit yan dahil walang katulong mga paps. Naglagay ako ng tsinela sa ilalim. So, tanggal pa yung washer. Ayan mga paps. Napasok na yung eh. Uy, MP yun ah. MP lights. Sun mid light. Tamay ball light. So ayun mga paps. Oh, may bulinggit na tuta. Oh. Adobong tuta. Charot. So ayan na mga paps. Nalapit na makagit. Ay, may marang pa. Oh, botchob. Oh. Ayan mga paps. Ayan. Kinat ko na mga paps. Dahil nakakabit na yung sprocket sa likod. Natanggal ko naman yung sprocket cover dyan sa engine para tanggalin yung maliit yung engine sprocket mga paps. Dahil ikakabit naman natin yung kulay pink yung maliit na 14 teeth. Tinanggal ko muna yung sa shifter. Tapos yan, tanggal ko na yung cover para hindi siya gabal. So ayun mga paps, tinatanggal ko na. Kailangan pala nakakambyo mga paps para matanggal yung alin sa gitna ng engine sprocket dahil matigas mga sabay. Kailangan nakakambyo para hindi sumabay yung sprocket. Ayan, parang pwersa pa mga paps. Dahil matigas. So ayun, natanggal na yung mga tornilyo. Ayan, natanggal na. So, kakabit ko na mga paps. Ayan. Kabit ko na. Ganyan yung itsura niya mga paps. Kulay mink. So, gabi na dyan mga paps dahil madilim na. Kinaabot ko na bukas. Sunod natin yung kadena. Kukulayan ko mga paps na gamit ang Cutics. D.I.Y Colored Chain. Bali dito mga paps is nililinis ko na yung kadena. Bali hindi ko na pinakita paano tanggalin yung kadena mga paps dahil madali lang naman. So dyan tinanggal ko tapos nililinis na para mawala yung mga langis-langis mga paps. Para kumapit yung Cutics tsaka yung clear. Kasi lalagyan ko siya ng clear mga paps. So ayun mga paps, tamang linis lang. Gamit kong panglinis niya mga paps yung parang steel brush. Mga parang alambre matitigas. Ayun yung gamit ko mga paps. So ayan, pupunasan ko na para malagyan niya ng Cutics mga paps. Ayan, napatayuin lang para kumapit. Ayan, niroll ko na mga paps. So dyan ko umpisaan yung Cutics. Isang piraso lang mabili dyan mga paps. Kabilaan ko sana lalagyan kaso kulang yung Cutics. Kaya pag bibili kayo mga paps, kailangan dalawa para kabilaan. So yan, hindi ko na focus. Kaya ang labo. Pero mamaya, ano yan mga paps. Mamaya mga paps, pupokus ko yan. Dahil tinignan ko kung kita ba. Nakita kong malabo. So pinokus ko mga paps para kita nyo. Dahil dyan malabo. Hindi ko kasi nakikita.
akala ko nakapokus na sa kamay ko pala. Pag ano na mga paps, nangalahati na yun sa kadena mga paps. Diyan ko yata siya makikita na malabo pala. So dyan mga paps, yan, nakita ko na. Bali yan, pinokus ko na. Tapos dyan mga paps, is dinadoble ko yung kulay. Para hindi kita yung mismong parang dumi ng kadena, kalawang ganun. Depende sa inyo mga paps, kung ilan mauubos yung cutics para maganda tignan. Maganda kung papatungan ang papatungan yung mga paps. Dahil pag natuyo, numinipis yung cutics mga paps. Kaya lalagyan ko siya ng clear para matibay, para tumagal siya mga paps. So dyan mga paps, lalagyan ko na mano-mano, maliit na brush lang ang gamit. Pag maglalagay kayo niyan mga paps, siguro mga tatlo or dalawa bibilin nyo para kung sakaling hindi kayo satisfied sa kulay, dodoblehin nyo para mas matingkad. Bali dyan mga paps is, yung isang cutics na yan, sakto lang dyan sa isang side kasi dinoble ko pa mga paps. Dahil lumilipis nga siya kapag natuyo, bali dinoble ko na lang. Hindi ko na nilagyan yung kabilang side kasi hindi naman nalata yun. Kaya dito lang sa may labas. So dyan mga paps, tatapos na. Yan, lalagyan na lahat. Bali dyan mga paps, nadoble ko na yung kulay niya. Tapos yan yung gagamitin kong clear na Samurai 8128 na clear Samurai paint. So dyan mga paps, bubugaan ko lang ng kunti lang yung alam mo nang nalagyan na, kasi pag makapal masyado mga pops is parang tutuloy. So yan mga pops, nalagyan ko na, yan ang itsura nya, yan ang kinalabasan na nalagyan na ng clear. So patuyo na lang. So yan mga pops, nagantay ako isang oras or lagpas. Yan, tuyo na siya. Yan, tuyo na mga pops. So dahil dyan, nakakamit ko na yan, tuyo na siya. Yan mga paps, di ko na pinakita ko paano kinabit dahil madali lang naman. So ayun yung itsura nya. Yan, ayun yung itsura nya pag nakalagay na mga paps. Yan, terno na sa sprocket mga paps.